In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Let us pray. Almighty ever-living God, who govern all things, both in heaven and on earth, mercifully hear the pleading of your people and bestow your peace in our times. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first book of Samuel. Samuel said to Saul, "Stop. Let me tell you what the Lord said to me last night." Saul replied, "Speak." Samuel then said, "Though little in your own esteem, are you not leader of the tribes of Israel? The Lord anointed you king of Israel and sent you on a mission, saying, 'Go and put the sinful Amalekites under a ban of destruction. Fight against them until you have exterminated them.' Why then have you disobeyed the Lord? You have pounced on the spoil, thus displeasing the Lord." Saul answered Samuel, "I did indeed obey the Lord and fulfill the mission on which the Lord sent me. I have brought back Agag and I have destroyed Amalek under the ban. But from the spoil, the men took sheep and oxen, the best of what had been banned, to sacrifice to the Lord, their God in Gilgal." But Samuel said, "Does the Lord so delight in burnt offerings and sacrifices as in obedience to the command of the Lord? Obedience is better than sacrifice, and submission than the fat of rams. For a sin like divination is rebellion, and presumption is the crime of idolatry. Because you have rejected the command of the Lord, He who has rejected you as ruler." The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. To the upright, I will show the saving power of God. To the upright, I will show the saving power of God. Not for your sacrifices do I rebuke you, for your burnt offerings are before me always. I take from your house no bullock, no goats out of your fold.
To the upright, I will show the saving power of God. Why do you recite my statutes and profess my covenant with your mouth, though you hate discipline and cast my words behind you? To the upright, I will show the saving power of God. When you do these things, shall I be deaf to it? Or do you think that I am like yourself? I will correct you by drawing them up before your eyes. He that offers praise as a sacrifice glorifies me. And to him that goes the right way, I will show the salvation of God. To the upright, I will show the saving power of God. Please all stand. Your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The disciples of John and of the Pharisees were accustomed to fast. People came to Jesus and objected, "Why do the disciples of John and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast on that day. No one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak. If he does, its fullness pulls away, the new from the old, and the tear gets worse. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the skins are ruined. Rather, new wine is poured into fresh wineskins." Beloved brothers and sisters, this is the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the National Shrine of Saint Padre Pio. Isa sa mga technique na ginagawa ng mga gustong una gumanda ang katawan, maging healthy at pumayat ay yung tinatawag po na intermittent fasting. I do not know if you're familiar with that. Intermittent fasting. Pag sinabi natin intermittent ay may oras lamang ng pagkain, counted yung kung ilang oras, tapos maraming oras yung, as in, talagang walang intake ng pagkain. And true enough, yung mga kakilala ko at kaibigan kong ginawa yung ganitong technique, ay na-achieve naman nila yung kanilang goal. In 1 month, ay talagang malaki ang pagkakaiba. At yun yung nagiging dulot noong, kasi pag sinabi nating fasting, edi ibig sabihin ay pagtanggi. So yung mga oras na dapat ipagkakain, you will deny yourself from eating just to be healthy and just to achieve the body that you want. Ngayon, nabanggit ko po ito sapagkat kung in the physical aspect ng buhay natin ay mahalaga yung pagtanggi for us to achieve yung health na gusto natin, sa isang bahagi po, sa aspetong spiritual naman ng buhay natin, nandun din yung kahalagahan ng pagtanggi.
Kasi sa buhay spiritual natin, fasting is a very, very important aspect para tayo lumago sa ating spiritual life, and much more, lumago tayo sa ating relationship sa ating Panginoon. Now, paano natin makikita? Tingnan muna natin, ano ba yung, kung hindi tayong marunong tumanggi when we speak of our spiritual life, ano yung magiging dulot nito sa atin? Kasi kapag hindi po tayo marunong tumanggi sa mga pleasure ng katawan para lumago tayo sa ating buhay spiritual, mahirap yung nasasanay tayo dun sa alwan. Mahirap masanay dun sa kaalwanan. Sapagkat kapag tayo nasanay dun sa kaalwanan at hindi tayo marunong tumanggi, nakakapanghina ito noong kakayahan nating magtiis at tumatabang yung ating panlasa sa mga bagay na maka-Diyos. At dahil din dito, yung ating pangdamdam sa pangangailangan ng ating kapwa ay nagiging manhid. So, ganun pala kahalaga. Kaya pala, sa buhay espiritual, mahalagang bahagi din yung pagtanggi o yung fasting. Ngayon, bakit naman mahalaga? Kasi sa pagtanggi natin o sa pag-aayuno natin, tinatanggihan natin yung mga hilig ng ating katawan. Tinatanggihan natin yung mga pleasure na binibigay ng mga bagay sa mundong ito. And when we are able to master this aspect of our spiritual life, lumalakas ang ating espiritu. Lumalakas yung ating buhay espiritual. At dahil dito, nagkakaroon ng puwang ang Diyos sa puso natin. Nagkakaroon ng puwang ang Diyos sa puso natin. At kaugnay din ito, nagkakaroon tayo ng kabukasan sa pagdamay sa mga pangangailangan ng ating kapwa. So we see here now the importance of denying ourselves para lumago ang ating buhay espiritu, especially ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Now, isang bagay na napakahirap tanggihan ngayon, bukod sa pagkain, bukod sa iba't iba pang alok ng mundo, alam nyo kung ano yung one thing na siguro every person will find it hard to deny himself or herself dito. Alam nyo kung ano? Gadget? Mobile games? Social media? Ewan ko. Kasi base sa survey sa pag-aaral, when somebody is hooked sa gadget, ang hirap makabitaw. Karanasan ko, kami po may mga sakristan sa kumbento, sa parish ko po, sa aming probinsya, ang hirap utusan kaagad-agad. Bakit? Kasi nakahook sa mobile games. Minsan, mayroong mga immediate need, hindi ka agad, yung alam mo, yun hindi ka agad mabitawan ng gadget para pumunta doon sa pinagagawa. Kanina na nga lang po. I will be telling this to you very honestly. Kanina na lang, before I went here to say mass, habang ako'y nasa kwarto, ito po ang hawak ko. Hindi ko mapigilan yung thumb ko na mag-scroll sa social media. While I am preparing my homily sa aking cellphone, mini-minimize ko minsan, pag tumutunog, chine-check ko anong meron. So nandun mga kapatid, yung pleasure na binibigay talaga sa atin na mga bagay sa mundong ito. Example pa lang po ito, gadget and social media. How much for yung iba pang bagay? And the encouragement for us, the imperative of the gospel for us today is to really master the act of self-denial. Kasi mahalaga sa buhay natin ito. Kasi kita natin ito sa physical aspect ng buhay natin. When we deny ourselves of food, kita natin nagre-result sa ating katawan. How much more sa aspetong spiritual ng ating buhay na mas mahalaga
sapagkat dito nakasalalay yung ating ugnayan sa Diyos. So mga kapatid, katulad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo, pagtanggi sa sarili ang kanyang naging buong buhay. Sa kanyang pagbitaw, sa kanyang pag-iwan sa mga layo ng mundo, naihanda ni Juan Bautista ang daraanan ng ating Mesiyas. Kaya mga kapatid, sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay na ito, hindi lamang sana matuto tayong tumanggi para sa ating physical na buhay. Much more, we learn the act of self-denial, lalo't higit para sa ating spiritual na buhay. Sapagkat sa daan ng sakripisyo, in the way of sacrifice, tiyak na makararating tayo sa ating hantungan. Ang pangako ng Diyos sa atin, ang biyaya at ang buhay na walang hanggan. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries. For whenever the memorial of this sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, and His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it
and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church,
and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Father Pio. Thank you for your offering. Sa dulo ng daga.
Please all stand. Let us pray. Pour on us, O Lord, the spirit of your love, and in your kindness, make those you have nourished by this one heavenly bread, one in mind and heart, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pansimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa sa pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Give thanks to the Lord. Thanks to the Lord. Proclaim His name. Give thanks to the Lord.